Magandang umaga po mga kabayan. I-share ko lang po sa inyo kung paano mag-connect nitong refrigerated container. So, papakita ko po sa inyo. So, ito po yung container natin. Una po, itong socket na to ay plug ng galing sa barko. Ang voltahe po nila is 460 volt. So wala po tayong ganung kuryente dito sa island. So ngayon, kailangan natin i-connect to sa transformer. Ito po ang transformer nila. Tanggalin po muna natin yung wire na ito yung kukonect natin sa island. Ayan po. Tapos po ito yung ating transformer. Connect natin dyan para i-convert niya yung 460. To 360 volt, 3-phase. Ayan po. So kailangan naka-on tong itong transformer para pag sinaksak nyo doon sa 360 volt island power, kakaroon siya, i-convert niya ng 460 volt para tumakbo tong container na to. Ito ang makina niya. Ayan, yan po ang refrigerated container. Ayan. Tapos po minsan titingnan nyo kung naka-on tong switch dito. Ito yung power button ng buong container switch niya. So, ihilahin na natin yung wire papunta dun sa power para masaksak na natin. Kung wire na to ay kukonekta dun sa power box natin. Kukonekta po natin yan doon. Kung container na to is 40 footer refrigerated container. So ayan o, kailangan natin connecta to wire na to. Ngayon, i-coconnecta na natin itong power niya doon, dito sa may connection natin. Yan po ay 360 volt island power, 3-phase. Sige po ah. Check po muna natin kung naka-off ang breaker dito bago natin saksak para hindi tayo makuryente.
So, container number 2. And kaup siya. So, yan. Kukonnect lang po natin. Ito palang connection niya. Itong pinaka itong malaki na to, ito neutral niya. So kailangan magtutugmayan doon sa malaking butas rin na 'yon. At hindi rin kayo magkakabaliktad kasi hindi papasok tong connector na to pagka hindi eksakto sa mga butas. So i-connect na natin. So ayan, i-connect na natin ang power. Pwede natin i-on sa breaker. Tapos tayo din sa breaker panel room. Ayan. Container number 2. Number 2 po yung connection na yun. So i-on lang natin. Ngayon, tingnan na natin sa labas kung aandar na yung unit. So ngayon, nagkaroon na siya ng power. Ayan po. Minus 15 Fahrenheit. So, ibig sabihin, itong container nito is mga nilalagay dito is mga ice cream at saka mga iba pang karne. Pero mostly, ice cream. So, ayan o. Umandar na siya. Yung motor o, nagdi-delay yan bago umandar ng tuluyan. So, 76 Fahrenheit ang temperature ngayon sa freezer. Pero ang set point niya ay minus 15. So, itayin lang po natin ang darang motor. So, ayan po, umandar ng motor. So, sisimula na po lumamig yan. Yung temperature doon ng sa loob is 76.6. Unti-unti ho yung madrop hanggang ma-reach niya yung minus 15 bago siya mag-cut off. Bago magpahinga, mag-automatic ang makina. So ayan po, bumababa unti-unti yung temperature sa loob hanggang sa papalamig siya ng papalamig. Makatulong tong video na to para may share ko rin po kung paano mai-connect ang container. So maraming po salamat sa pag-note nyo po. Sige po mga kabayan, hanggang sa susunod na video na lang po ulit.